Nung nagkabalikan kayo, ilang months yon bago kayo nag-break? Mga 4 months pa. 4 months pa. So, doon sa 4 months, may mga... Sa 4 months, Angelette, may naririnig ka pa ba kay Wayne na may something siya sa iba? Wala na po. Pero yung naging main problem na po namin is naging busy talaga siya. Naging busy siya with his friends. Busy ba siya o yung praning? Busy. Kasi sabi niya, pati yung, kunyari, busy siya, di siya makakapunta sa'yo, nagdududa ka na nun. Ano po, trip-trip ko lang po talaga nun nung nagaan. Ah, nagbibisyo ka. Nako ha, Anjanet. Anong trip? Anong trip-trip lang? Anong trip-trip lang? Trip-trip ko lang pong tuyuin. Ah. Yeah. Ah, nagpapapansin ka ba na parang biga ka ng time, hindi yung puro friends? Oh my God. Ano ang toyo na uso ngayon? Ayun po yung sabi ko kanina na kunwari magpapaalam ka. Ano? Papayag ka? Oh, kunwari gagala, ganyan. Tapos sabihin ko, okay, sige, doon ka na, ganun. Eh, sino ba naman jowa kasi matutuwang pinagtitripan siya? Doon ka na. Diba? At saka yung pinaglalaroan din yung emotion mo, yung galit-galitan pero hindi galit, diba? Toyo-toyoan pero hindi toyo. Nakaka-buisit din naman. Nakaka-buisit din yung wala ka naman talaga ginagawa, pag-iisipan ka lang. At saka yung away, kasi kahit yung konting tambuhan, nakaka-stress yan, lalo na kung nagtatrabaho ka. Yes. Imagine working yung ini-stress mo yung partner mo sa kawalang kakwenta-kwentang bagay. Oh. Pero yung sa'yo wala lang kasi nagpapaano ka lang pala nun. Pero siya nai-stress na siya. Correct. Hindi niya alam, paano ko ba ito aaluin ulit? Paano ko aayusin ito? Paano ko, diba? Habang, iniisip niya yun habang may ginagawa siyang trabaho. Yes. O habang nag-aaral siya. Correct. Samantalang ikaw nag-trip lang. Oh. Tsaka parang pinamigay niya eh. Okay, sige, dun ka na. Hindi, tsaka parang bumabalik dun yung ano eh. Yung trust issues nga eh. Diba? Na nagawa. Eh, sabi niyo, nagdadahilan ka lang eh. Nagdadahilan ka lang na magkatrabaho ko eh. So talagang, kahit na sinabi mong pabiru lang yon or trip-trip lang yon, pero siyempre dun sa tao, medyo wala talagang tiwala sa akin. Hindi mo ba nararamdaman yun, Wayne, na parang mabigat sa kanya yung payagang ka, pero tinutuloy mo pa rin? Hindi po. Ay, di mo natunugan na ayaw ka talaga niyang payagan? Opo, kasi po nung naging okay kami, parang ganun na po siya nagsimula. Eh baka kasi mga bata pa sila ganyan, kaya 'di ba? Titrip-trip sila, 'di ba? Tapos hindi pa nila pag mga nagsitanda yan at marami ng mga naranasan sa buhay, malalaman nila kung gaano kaimportante ang ano. Gaano kaimportante ang kapayapaan habang ikaw ay nasa loob ng isang relasyon. Totoo 'yun. Doon nila malalaman 'yung kung gaano kaimportanteng mamili lang ng mga pag-aawayan. Pag 'yung mga 'yan tumanda na, kasi 'di ba? Pag tumanda ka na, mahalaga na sa iyo ang oras, mahalaga na sa iyo ang sanity, ang mental health mo, hindi lahat papatulan mo na, hindi lahat, 'di ba? As much as possible, mamimili na lang tayo ng pinakamahalagang dahilan para pag-awayan nating dalawa. At mag-iisip ka ng maraming beses bago ka magdesisyon. Oo, yung ganun. So, kailan lang ito? Mag-iisang taon. So, ganun ka pa rin ba? Kasi ikaw ang maghahanap ng ano, baka mami, pagtripan mo rin yung tatlong na doon sa kurtina. Hindi na po. Natuto na po ako. Oo. Mag-mature naman. Yeah. Siyempre. Maganda naman yung naakdali. Diba? Yes. Maganda yung, ganun ako dati eh. Oo. Lahat naman tayo may pangit na dati. Diba? Kaya nga may tinatawag, may term ngayon na yung character development. Yes. Kunin-kunin. Yes. Emerald, baby roots. Ah, yeah. Baby roots. Diba? Yung mga ganyan. So, diba? Alam mong ganun ka dati, tapos ganun ang naging resulta sa inyong dalawa. Ikaw din, may ganun ka din namang ganap, tapos ganun naging resulta. So, yung learning niyan, yun ang magiging magandang baon ninyo pag nagkaroon na kayo ng mga bagong kaharap na tao.